tayo ng update sa Bagyong Lawin mula sa Pag-asa. Makakausap natin ang weather forecaster na si Fernando Cada. Magandang hapon po, Ginoong Cada. Yes po, good afternoon, Ma'am Susan. Ginoong Cada, kumusta na po si Lawin sa mga oras na ito? Bahagya nga po siyang humina na kung saan ay nasa 185 na lang po ang kanyang maximum gastinum sustained wind at ang kanyang gastiness o yung pagbugso ay umaabot na lamang po sa 220 km per hour. Okay, oo. Ginoong Cada, bagamat itong si Typhoon Lawin ay hindi ho natin dito sa Metro Manila, para hindi naman natin masyadong nararamdaman, pero doon sa mga lugar na may mga nakataas na storm signal, ano ho ang may bibigay natin mga paalala sa kanila habang si Lawin ay hindi pa ganap na nakakalabas ng bansa? Doon po sa mga area o lugar na nakataas po yung mga public storm warning signal, ay asahan po natin yung napakalakas talaga ng mga hangin na dulot po ng bagyo. Although, base po sa mga ating naitalang mga pag-ulan, hindi naman po ganun kalakasan ang mga ulan na dinadala nitong bagyong si Lawin. Ngunit doon po sa mga baybaying dagat na kung saan malapit po yung bagyong si Lawin, ay napakataas po ng mga alon. Kaya po iba yung pag-iingat at yung pong ating patuloy na pagpapayo sa ating mga mangisda at yung mga maglalayag, sana po ay pagpaliban po nila sapagkat napakadelikado po yung mga lugar na mga baybaying dagat malapit po doon sa mga apektado ng bagyong si Lawin. Ginoong Cada, si ang bagyong Lawin na isa Sabado pa inaasahan ganap na lalabas ng bansa, no? Pero may pag-asa ba, may chance pa ba na ito po ay maglandfall? At kung sakali maglandfall, ano po yung mga lugar na maaaring maapektuhan ito? So yung pong yung tinitignan nating senaryo na kung maglalandfall po siya ay maaaring dito po sa mga isla ng Batanes. Mm-hmm. Hindi po siya maglalandfall dito sa may area ng Aparri, Cagayan. Sapagkat ngayon po ay patuloy na tinutumbok niya yung mga isla ng Batanes at bahagya nga pong patuloy na parang bumibilis po ang kanyang tahak papunta po doon sa mga isla ng Basco, Batanes. Maaapektuhan ba ng Bagyong Lawin ang Metro Manila gaya ko ngayon dito nasa labas ako? Hindi naman umuulan pero medyo mahangin ng mahangin sa labas. Ito ho ba'y dahil dito sa Bagyong Lawin? Sa ngayon po yung dito sa Metro Manila as far as yung ulan, wala pong direktang epekto ang Bagyong si Lawin. Ngunit yung pong ating habagat ay medyo moderate na po dito sa Metro Manila na patuloy na ini-enhance nga po ng Bagyong si Lawin habang papalayo po ito sa labas ng ating bansa. Ginoong Cada, mayroon pa bang ibang weather system na tinututukan ngayon ng Pag-asa bukod po dito sa Bagyong si Lawin? Sa ngayon po ay wala naman po tayong nakikita ng mga ibang weather system. Maliban nga lang po may mga kaulapan tayong nakikita dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. Subalit ito hindi pa natin inaasahan na magiging isang ganap na low pressure area o namumung sa mga panahon. Okay, maraming salamat po Ginoong Fernando Cada.